My husband, a legendary man. Kabanata 106, The Death of Shade. Hindi naintindihan ng ibang tao ang ibig sabihin nito, ngunit alam ni Andy. Malinaw na alam ni Yung Shouzu na nabigo si Shade, kaya iniwan niya si Shade at hiniling sa ibang tao na hulihin sina Jenny Zia at Guilan Huang. Sa mabibigat na hakbang, nilapitan ni Shade ang bangkay ni Ching Uyang, pagkatapos ay tumingin siya kay Andy Wu at sinabing malakas, "Andy Wu, napakalakas mong tao sa murang edad, ipinapakita ko sa iyo ang aking paggalang, kaya sinasabi ko sa iyo ang totoo. Kung nagsimula siya sa isang bagay, ang iyong asawa at biyanang babae ay tiyak na mapapahamak. Nag-aalok ako sa iyo ng isang taos pusong payo, huwag mong subukang iligtas sila, umalis ka na sa Jiangdong ngayon, ito ang tanging pagpipilian para sa iyo kung gusto mong mabuhay. At, siguraduhin mong ligtas ang kapatid ko, nangako ka sa akin." Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Shade at tinitigan si Ching Uyang sa lupa, malambing niyang sinabi, "Ching, sasamahan kita sa lalong madaling panahon." Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya ang hindi kumpletong espada sa kanyang kamay at malakas na nilaslas ang kanyang leeg. "Kuya, huwag." Naramdaman ni Ying Tang na hindi tama ang kanyang kapatid, sumigaw siya. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang kapatid, ngunit huli na ang lahat. Bumulwak ang dugo, nahulog si Shade sa tabi ni Ching Uyang at namatay sa harap ng lahat. "Kuya." Si Ying Tang ay sumugod sa gilid ni Shade, lumuhod siya at napaluha. Sa wakas ay namatay si Shade, ang hari ng impyerno. Karaniwan ito ay dapat na isang bagay na masaya, at ang lahat ay dapat na tuwang-tuwa sa tuwa, ngunit ngayon ang lahat ay nasa malungkot na kalagayan, walang sino man ang masaya o gumagawa ng ingay. Tanging ang kawalan ng pag-asa na sigaw ni Ying Tang ang nananatili sa itaas ng malawak na tuktok ng bundok. "Shade is as guilty as sin, yet now nag-suicide na siya, sana matigil na ang gulo ng mga inosenteng tao. Kung may nakita akong nanakit sa kapatid ni Shade para makaganti, hahayaan ko siyang magbayad sa kanyang ginawa." Hinayaan ni Andy na lumipad ang kanyang tingin sa buong auditorium at malamig na sinabi. "Para sa mga taong naroroon, si Andy ang hari, ang tagapagligtas, isa na siyang espesyal at prestihiyo na tao sa isipan ng lahat. Walang tatutol sa sinabi niya. Mr. Wu, ikaw ang bayani ng Jiangdong, nakikinig kami sa iyong sinabi. Salamat, Mr. Wu, sa paghihiganti para sa amin. Salamat." Labis na pasasalamat ang naramdaman ng grupo ng Alliance para kay Andy, lalo na sa pamilyang Uyang, itinuring nilang lahat si Andy bilang kanilang tagapagligtas. Kung hindi si Andy, ang pamilyang Uyang ang unang magdurusa. Iniligtas sila ni Andy at tinulungan ng hindi mabilang na mga tao dito. Nirerespeto siya ng lahat at pinahahalagahan siya. Gayunpaman, si Andy ay walang mood na tamasahin ang kanilang paggalang, ang tanging bagay na inaalala niya ay si Jenny. Pagkatapos sabihin iyon sa lahat, naglakad siya papunta kay Ying at tinapik ang mga balikat nito, pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, "Kung may problema ka sa hinaharap, pumunta ka lang sa Wolang Mountain Resort sa Jiangzhou at ibigay sa kanila ang pangalan ko." Pagkatapos noon, dali-daling iniwan ni Andy ang Bayon Mountain sa mga tingin ng mga tao. 4 PM, Haizhou West Station. Sa labas ng West Station, libu-libong tao ang nakatayong maayos. Sila ay mga Dragon Guardian sa Wolang Mountain Resort, sa kabuuan ay 3,000 lalaki. Ang ganitong dami ng Dragon Guardians na magkasamang lumilitaw ay maaring ang unang pagkakataon sa kasaysayan Wolang Mountain Resort. Karaniwan, ang isang sangay ng Wolang Mountain Resort ay nagmamay-ari lamang ng 200 o higit pang mga Dragon Guardian. Noong nakaraan, si Rusong ay nagdala siya ng 400 o higit pang mga dragon na tagapag-alaga upang pumunta sa pamilyang Huang, ngunit iyon ay dahil siya ay nagba-back up para kay Andy, kaya tinawag niya ang lahat ng mga tagapag-alaga ng dragon sa 2 sangay sa Jiangdong Province. Sa pagkakataong ito, ang 3,000 dragon na tagapag-alaga ay hindi mga ordinaryong gwardya, sila ay malapit na napili mula sa lahat ng Wolang Mountain Resort sa buong bansa, sila ay mga piling tao. Ang mga piling tagapangalaga ng dragon ay nagmula sa buong bansa at nagtipon sa Haizhou City. Maaraw ngayon, sumisikat pa rin ang araw kahit alas 4 na ng hapon. 3,000 tagapangalaga ng dragon ang nakatayo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang mga ito ay napakaganda at tuwid. Ang lalaking nakatayo sa harap ng pila ay isang lalaking nasa edad 40 na may parisukat na mukha at matengkad na mga mata. Siya si Zhan Heike, ang head coach ng Wolang Mountain Resort. Sinanay ni Zhan Heike ang lahat ng tagapag-alaga ng dragon, kaya makikita ang kanyang kakayahan. Bilang head coach ng mga Dragon Guardian, si Zhan Heike ay isang pambihirang tao, hindi siya nagpapakita sa publiko sa mga normal na pangyayari, at hindi niya kailangan. Ngunit ngayon, pinangunahan niya ang 3,000 Dragon Guardian na naghihintay sa labas ng Haizhou West Station. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Rusong Hee sa Haizhou West Station sa oras, at 200 sasakyan ang kasama niya. Mayroong maraming uri ng mga sasakyan, kabilang ang mga pag-aalaga, mga truck, at mga van.
ang lahat ng mga kotseng iyon ay apurahang tinawag mula sa Jiangzhou ni Lu Songhee. Naglakad siya sa tabi ni Mr. Ke pagdating niya, sinabi niya kay Mr. Ke sa mahinang boses, "Coach Ke, handa na ang mga sasakyan, kailan darating si Mr. Wo?" Hindi man lang tumingin si Mr. Ke kay Mr. He, malamig niyang sabi, "Wait lang." Bilang pangkalahatang tagapamahala ng Wolang Mountain Resort sa Jiangzhou, si Lu Songhee, siya ay isang malaking tao sa lungsod, ngunit kung ikukumpara kay Mr. Ke, siya ay naging hindi gaanong mahalaga. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi ni Mr. Ke, tumabi siya at tahimik na naghintay. Ang lungsod ng Haizhou ay ang kabisera ng probinsya kung saan nagtagpo ang mga piling tao, lumulutang ang mga tigre at nakatago ang mga dragon, maraming pambihirang lalaki ang naririto. Kaya sa mga paliparan o mga istasyon ng tren, maraming uri ng welcome ang form ang lumitaw noon. Gayunpaman, ang napakalaking pangkat na tulad ni Mr. Ke kasama ang 3,000 tagapangalaga ng dragon, ay hindi pa nagagawa. Ang magarbong tanawin na ito ay umaakit sa maraming tao na nagtipon sa paligid, lahat ay gustong malaman kung anong uri ng bigwig ang lalabas. Alas 4:30, lumabas ng West Station si Andy na napakagulo at madumi. "Ginoo, Wo, naayos na ang lahat." Nang makita niya si Andy, agad na naglakad si Mr. Ke kay Andy at magalang na sinabi. Napatulala ang mga tao sa paligid, ang bigwig na hinihintay nila ay ang lalaking ito. Nagmistulang pulubi si Andy, paano kaya siya ang taong malugod na tinanggap ng 3,000 lalaki? Hindi pinansin ni Andy ang mga walang katuturang tao, tumangala siya sa langit at malalim na sinabi, "Let's go." Narinig ito ni Mr. Ke, mabilis niyang iginiya si Andy sa isang limitadong Rolls Royce na kotse. 3,000 Dragon Guardians din ang nakaupo sa iba pang sasakyan na maayos at mabilis. Sa pangunguna ng Rolls Royce, ang mahabang fleet ay lumapit sa Zhujiazhou, ang isang lugar na pinaninirahan ng mga pamilyang Zhou ng marangal. "My Husband a Legendary Man." Kabanata 107, Yung Shou Zhou. Ang Zhou Village ay matatagpuan sa hilaga ng Haizhou City. Ito ay dating isang ordinaryong maliit na nayon, ngayon ay napalitan ng pribadong pag-aari at isang ipinagbabawal na lugar sa Jiangdong kung saan nakatayo ang isang napakalaking manor. Sa madaling salita, ang pagmamay-ari ay nasa kamay ng pamilya Zhou, walang tagalabas na pinapayagan sa estate. Kaya't dahil doon, ang mga tao ay may kaunting ideya tungkol sa pamilyang ito, maliban sa isang taong may posisyon, at least may clue na ang pamilya Zhou ang pinakamataas na higanti sa Jiangdong Province. Si Yung Shou ay karapat-dapat sa reputasyon ng hari ng Jiangdong. Ipinagbawal ni Yung Shou ang pag-access para sa pagpapalawak ng sangay ng Wolang Mountain Resort sa Haizhou. Alam iyon ni Andy Wo at hindi nakialam sa usaping ito. Nakita niya na ang isang branch resort ay hindi katumbas ng panganib laban sa lokal na emperador ng Jiangdong. Ngunit ngayon, si Yung Chang ay nag-lecture kay Chang Sheng at kinuha si Jenny, kahit na sinubukang patayin si Andy. Hindi na nakapagtiis si Andy, nagpasya siyang kumilos. Isang mahabang linya ng mga sasakyan ang lumipad sa avenue ng Haizhou, tulad ng isang maigsing dragon na dumating sa napakagandang momentum. Ang pangunahing sasakyan ay isang Rolls Royce kung saan nakaupo sa loob sina Andy Wo at Zhan Heike. "Seryosong kinausap ni Zhan Heike si Andy, Mr. Wo, ang lahat ng karangyon at pangyayaring ito na ginawa natin ay tiyak na makapagtatanggol sa pamilya Zhou." Bilang head coach ng Dragon Guards, si Zhan Hei ay may malakas na lakas, maaasahang interpersonal na kasanayan, kahangahangang pagka-alerto at isang mabuting pakiramdam ng panlabas na kapangyarihan. Malinaw sa kanya, na ang pamilya Zhou ang monarch dito sa Jiangdong. Walang emosyong sinabi ni Andy, "It doesn't matter." Sa usapin ng pagliligtas, wala siyang kinatatakutan. Wala siyang pasensya o oras para makipaglaro sa kanila ng tagwan. Kung susubukan ni Yung Shou na lagyan siya ng isa, hindi niya iisipin na magsagawa ng pagpatay. 5 PM, dumating ang armada ng sasakyan sa Yungshou Road. Ito ay isang 4 lane na kalsada na pinangalan ng Yungshou Zhou, kaya makikita ang kanyang impluensya sa Jiangdong ay katumbas ng isang diyos. May intersection sa gitna ng kalsada kung saan nagsanib ang isang two-way na kalye, iyon lang ang tanging daan patungo sa nayon ng Zhou. Gayunpaman, ang kalsadang ito ay sarado sa mga bisita at mapupuntahan lamang ng pamilya Zhou. Isang poste ng bantay ang nakaupo sa bakanan ng kalsada, isang naka-uniforming security ang nakatayo sa loob. Huminto ang sasakyan sa sanggang daan. Lumabas kaagad ang security sa loob ng poste nang makita niya ito, sumigaw at nagbabala sa fleet ng sasakyan, "Private ground, hindi pinapayagan ng mga estranghero, mangyaring umalis kaagad." Bumaba si Zhan Hei sa Rolls Royce, hinarap ang kanyang mukha sa security at sinabi sa matalas na tono, "Mayroon kang dalawang pagpipilian, hilingin kay Yung Shou na lumabas dito, o kami ay sumilip para hanapin siya ng kamilang." Ang seguridad ay sapat na upang makilala na sila ay may malakas na suporta, dahil ang dakilang kilos na ito ay bihirang makita sa Jiangdong, ngunit ang seguridad ay hindi napigilan, mahigpit at matatag pa rin, pagkatapos ay sinabi ng hindi maganda, "Sino ka?
kumusta ka naman gumagawa ng gulo sa ari-arian ng pamilya Zhu? Siya ay nasa 40s at payak na lalaki ngunit naging security captain na ng Zhu Village sa loob ng 10 taon. Ipinakita nito ang kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan. Sinigawan niya ang fleet ng sasakyan sa pasukan habang kakababa lang niya ng kotse, alin si Andy Wo. Makapal at malakas ang boses niya, kumalat sa buong kalye. Oo nga, narinig siya ni Andy, sinamahan siya ng napakaraming dragon guarders na magyabang sa kalye, talagang nagtaas ng malaking rumpus. Hindi nakakagulat na alam nila ang pagdating niya. Bumaba si Andy sa Rolls Royce ng walang pag-aalinlangan, tumingin kay Xiong Chen, pagkatapos ay nagsabi, ako yun. Itinoon ni Xiong ang kanyang mga mata kay Andy, pagkatapos ay sinabi sa isang seryosong boses, ipinadala po ako ng aking master upang kunin ka. Nasa kamay pa rin ni Yung Shou sina Jenny at Chang Sheng, ang puwersa ang magiging huling paraan para kay Andy. Dahil gusto siyang makita ni Yung Shou, tiyak na hindi siya tinanggihan ni Andy, kaya sinabi niyang, okay, nang hindi nag-iisip. Tumabi si Zhan Hei at sinabing, Mr. Wo, sasama ako sa iyo. Nang marinig ito, time na tumanggi si Xiong, pinapayagan lang ni Master si Andy na pumasok. May sinusubukang sabihin si Zhan Hei, ngunit napatigil siya sa sinabi ni Andy, hintayin mo ako dito. Pagkatapos, sinundan ni Andy si Xiong sa kotse, na mabilis na tumakbo patungo sa Zhu Village. Dumating ang sasakyan sa gate ng manor pagkatapos ng ilang minuto. Automatikong bumukas ang maringgal na matalinong gate ng papalapit na ang shuttle, walang sagabal ang sasakyan, pumasok sa nayon. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan si Andy. Ito ay isang malaking nayon na may napakaraming bundok, tubig, puno, at mga bulaklak lahat maliban mga tao. Ilang securities lamang ang nagpapatrolya mula noong siya ay pumasok, sinabi ng kapaligiran kay Andy ang pambihira nitong Zhu Village. Damang-dama mo ang kabanalan ng lugar na ito na binabantayan ng husto, kahit na walang tao sa paligid. Hindi tulad ng mga mataong lungsod, narito ang isang tahimik na lugar, gayunpaman, sa loob ng manor, mayroong mga villa, bungalow, matataas na gusali, pavilion, at natural na tanawin, lahat ng makikita mo sa isang lungsod. Ang lugar na ito ay parang langit sa lupa para sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi para kay Andy, siya ay nanirahan sa asyenda sa Yanjing mula pagkabata ang napakagandang tanawin sa harapan ay nabigong pukawin ang anumang emosyon sa loob niya, at ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Isang malaking pond ang nasa gitna ng nayong ito, kung saan nakatayo ang isang anti-gang pavilion. Sa sandaling ito, nakaupo roon ang isang lalaking may kulay abong balbas na nasa edad 60 taon na ang pangalan ay Yung Shou Zhu. My husband a legendary man. Kabanata 108, Paulum, Jenny Zia. Si Yung Shou ay nakasuot ng Chinese tunic suit na may makinis na buhok sa likod, ganap na tagumpay ang hitsura. Sa ilalim ng kumukupas na sikat ng araw, umupo siya sa pavilion at tinatamasa ang tsaa. Huminto ang kotse sa pond, sinabi ni Xiong Chen kay Andy Wo, ang nasa pavilion ay ang aming guro, sige. Bumaba si Andy sa sasakyan, naglakad sa kahoy na tulay sa pagitan ng lupa at pavilion, pumunta sa pavilion sa gitna ng pond. Pagkatapos ay huminto sa pavilion. Ibinaba ni Yung Shou ang tasa ng tsaa, tumangala kay Andy, nakangiting sinabi, bata, narinig kong pinatay mo si Shade, gumawa ka ng mabuti para sa mga tao sa Jiangdong. Anong uri ng gantimpala ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Malumanay at magiliw niyang sinabi, kumilos bilang isang banay na elder, perpektong tumutugma sa kanyang imahin ng pilantropo. Hindi mahanap ni Andy ang anumang pahiwatig ng pagbabalat kayo sa kanyang mukha, ni isang bakas ng aura ng matinding lakas. Magagawa niyang lokohin si Andy kung hindi alam ni Andy kung anong klaseng tao siya. Naalala ni Andy ang kakayahan ni Shade na napakahusay din sa camouflage, pinalabas siya ni Andy ng mga filler ngunit nabigo ang lahat. Walang makakahanap kay Rui Tang, kung magpas siya siyang takpan ang kanyang bakas at itago ang kanyang aura sa karamihan. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang posibilidad ng kakayahang ito ay dapat na nauugnay sa Yung Shou. Walang alinlangan na si Yung Shou ay hindi maarok at tuso. Ayaw magpatalo ni Andy ngunit humabol siya, sinabing, nasa kamay mo ang aking asawa at ang kanyang ina, tama ba? Nang marinig ito, tumanggi si Yung Shou nang hindi nag-iisip, bata, bantayan mo ang iyong bibig, bakit ko sila hahabulin? Sinaway ni Andy, kung gayon bakit mo ako sinusubukang patayin? Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Andy then replied in a deep voice, alam ko na kung anong klaseng tao ka, just stop acting like a nice one in front of me. Hayaan mo sila kung gusto mo pa ng tahimik na buhay. Hindi natakot si Yang Shou sa banta ni Andy, humigop siya ng tsaa sa kasinabing, bata, may sinabi ba ang masamang Shade sa iyo ng anumang kalokohan at pagkatapos ay nag-iwan ng masamang impresyon sa iyo? Siya ay isang masamang tao at ang kanyang mga salita ay hindi ka panipaniwala. Pero naniwala si Andy kay Shade.
Ang mga lalaki ay nagsasalita ng mabait sa harap ng kamatayan, ang pag-amin na ginawa niya ay patas at makatwiran, tila hindi ito isang kasinungalingan. Higit pa rito, nagmamalasakit si Shade kay Ying Tang, hinding-hindi niya ipagsapalaran ang buhay ni Ying. Kaya, bilang conclusion, naniwala si Andy sa sinabi sa kanya ni Shade. Nagtanong din si Andy tungkol sa impormasyon ni Yung Shou bago ang pagbisitang ito, kinilala niya na si Yung Shou ay higit pa sa isang simpleng tao, hindi siya madaling malinlang ng tusong lalaking ito. Huminto sandali si Andy at malamig na sinabi, alam ko, masyado kang walang gana para aminin ang ginawa mo. Ikinulong mo si Chang Shengli, at nasa akin ang ebidensya, hindi mo maitatanggi. Nakangiting sabi ni Yung Shou, huwag mong gamitin ang salitang gaditin. Maganda ang relasyon namin ni Chairman Lee, nagkaroon ng alitan sa pagitan namin, kaya inimbitahan ko siya dito para sa isang talk, hindi ko nilimitahan ang kanyang kalayaan. Tumunog ang telepono ni Andy nang matapos ni Yung Shou ang kanyang mga salita, ipinakita nito ang Chang Shengli sa screen ng telepono. Mabilis na sinagot ni Andy ang telepono, nang walang pag-aalinlangan. Dumating ang boses ni Chang Sheng sa telepono, medyo nahihiya, "Third Young Master, naaksidente ako ilang araw na ang nakalipas, kakalutas lang yan. Sorry dahil pinaasa kita." Malinaw na sinabi ni Andy, "I see." At saka ibinaba ang telepono. "Dapat nasa kamay mo ang aking asawa, hayaan mo siya, kung hindi, ipapadala ko ang aking mga tao upang baligtarin ang nayon na ito." Nalaman ni Andy ang tungkol sa sopistikadong katangian ni Yung Shou, napakahirap para sa ganitong uri ng tao na manatiling tapat, kaya hindi makikipagtalo sa kanya si Andy ngunit nagdulot ng matinding banta. Tumayo si Yung Shou mula sa stool na bato, taos pusong nagpapaliwanag kay Andy, "Pinatay mo si Shade, ikaw ang bayani ni Jiang Dong, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong gantihan ka, paano ko ikukulong ang iyong asawa at biyanan?" Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya, pagkatapos ay nagpatuloy, "Sa totoo lang, lubos kong pinahahalagahan ang iyong kontribusyon sa pag-aalis ng isang pampublikong salot. Nagpadala ako ng isang tao upang mangolekta ng impormasyon ng iyong asawa at biyanan upang bayaran ka. Sa pagkakaalam ko, parang bumalik na sila sa West Plain." Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Andy nang marinig ito, tinawag niya kaagad si Chang Sheng. Matapos mapunta ang telepono, binigyan niya si Chang Sheng ng isang address at humingi ng imbestigasyon. Hindi nagtagal, natanggap ni Andy ang tugon, si Nguyen Huang at Jenny ay nasa bungalow sa Woozy Alley sa West Plain. Kamusta na, nahanap na sila. Naisip ni Yung Shou na dapat ay nakuha na ni Andy ang kumpirmasyon ngunit nagtanong pa rin ng sinasadya. Puno siya ng panonibig para sa kaligtasan ni Nguyen at Jenny, ang pagkaalam na ligtas sila sa bahay ay isang pagkarga sa kanyang isip, ngunit hindi siya lubos na napanatag. Kahit papaano ay naramdaman niya na ito ay higit pa rito. Paano posible, na si Yung Shou ay ganap na inosente, at kahit na mabait na tumulong sa pagkolekta ng impormasyon. Saka bakit biglang bumalik sa West Plain sina Jenny at Guilan nang hindi nasaktan? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, tinitigan niya si Yung Shou, at sinabi sa malamig na tono, "Ano ang sinusubukan mong gawin sa amin?" Sumagot si Yung Shou sa isang walang magawang tono, "Wala akong ginawa, binata, huwag kang masyadong magalit sa akin, mabuti akong tao, huwag kang malinlang ng iba." Mukhang malabong ituring ni Andy si Yung Shou bilang isang mabait na tao, dahil pumunta siya rito ngayon ay para makaganti sa kanya para sa lahat ng mga bagay na ito. Hanggang ngayon, malaya si Chang Sheng, ligtas si Jenny at Guilan sa bahay, walang makatwirang dahilan si Andy sa pagpapabagsak kahit na gusto niya. Higit pa rito, desperado si Andy na makilala si Jenny, wala siyang oras na sayangin kay Yung Shou. Kaya't pansamantalang naalis sa kanyang isipan ang pag-iisip ng paghaharap, ngunit alam ni Andy na hindi ito ang katapusan, kahit na si Yung Shou ay kanyang kaaway. "Babalik ako para sa iyo," iniwan ni Andy ang mga salita, pagkatapos ay umalis. Hindi pinaalis ni Andy ang Dragon Guards pagkatapos umalis sa Nayon ng Zoo. Hiniling niya kay Zhang Hei na maghanap ng kanilang sarili ng isang lugar sa Haizhou, manirahan doon at patuloy na tumatawag, pagkatapos ay nakikipagkarera siya patungo sa West Plain. Nasa kanya ang susi, binuksan ang bakal na tarangkahan, dumaan sa bakuran, pagkatapos ay pumasok sa loob ng silid. Nalinis na ang kalat na dulot ng pagkabasag, na ibalik sa orihinal na ayos ang silid, hindi malaki, ngunit malinis at malinis. Tila tulog na si Guilan, patay na ang ilaw sa kwarto niya, bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Jenny, gising na yata si Jenny. Ang bahay ay tahimik, payapa, at mainit-init. Pakiramdam ni Andy ay parang nasa panaginip siya, ang pinagdaanan niya nitong mga araw ay isang ilusyon, isang panaginip ng false alarm. Para kay Andy, isa talaga itong malupit na bangungot, pinahirapan siya ng ilang araw. Buti na lang, isang makitid na pagtakas lang at natapos ng maayos, nakabalik si Jenny ng matiwasay, iyon talaga ang mahalaga. Nakatayo sa labas ng pinto ni Jenny, bumilis ang tibok ng puso ni Andy. Matagal siyang nakatayong tahimik para abutin ang kamay at kumatok sa pinto.
Ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto, nakatayo si Jenny sa pintuan, nakatingin kay Andy. Hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Bumalik na lang siya sa kwarto. Hindi nagtagal, dumating si Jenny na may dalang kasunduan at panulat, na walang pakialam na malamig na sinabi, maghiwalay na tayo, eto na ang divorce agreement, pinirmahan ko na, pirmahan mo na lang. My husband a legendary man. Kabanata 109, The First Confession of Love. Divorce. Napatulala kaagad si Andy Wu na parabang not a man siya ng club. Sa patuloy na pag-aalala at pagkabalisa, dumanas siya ng maraming sakit at nagtiis ng maraming paghihirap at, hanggang ngayon, sa wakas ay nakita niyang muli si Jenny Zia, tanging isang diborsyo ang narinig niya. Ang unang salitang nagmula sa mga labi ng kanyang asawa. Hindi matanggap ni Andy ang katotohanan ito, napilit na pinipigilan ang mga emosyong bumabalot sa kanyang katawan at matamang tumingin kay Jenny. Sa kabila ng medyo haggard na mukha, si Andy ay nag-alinlangan saglit bago niya ibinuka ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses. Pero bakit? Nakakapagod na makasama ka, at gusto ko lang gamaan ang loob ko at mamuhay ng relaxed. Seryosong sabi ni Jenny. Nang marinig ang tila makatwiran ngunit talagang malupit na mga salita, naramdaman ni Andy na tinusok ng karayom ang kanyang puso, at ang sakit ay hindi matiis. Iginagalang niya ang desisyon ni Jenny nang humingi ito ng diborsyo noong nakaraang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya magagawa yon, dahil may nararamdaman na siya para rito. Gusto niyang makasama ito, gusto niyang ihatid ang kaligayahan nito, at ayaw niya nang hiwalayan ng walang partikular na dahilan. Pagkatapos, sa malalim na boses, muling sinabi ni Andy, "Dati, nawalan ako ng alaala at naging tanga, kaya mo pa. Ngayong gumaling na ako, bakit humiwalay ka na lang? Kaya kung tiisin ang mga mahihirap na bagay sa buhay ko, na naging mas nakakapagod sa panahon ng karamdaman mo, pero mas lalo lang akong nahihirapan sa buhay ko pagkatapos mong bumalik sa normal. Hindi mo malalaman kung ano ang tiniis ko nitong mga araw matapos kaming arestuhin ng aking ina. Muntik na kaming mamatay." Malungkot na paliwanag ni Jenny, kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata nang hindi na mamalayan. Nakakakilabot na karanasan iyon na hanggang ngayon ay nakaramdam pa rin siya ng takot sa kanyang puso. Si Andy, na hindi maiwasang makonsensya at malungkot matapos marinig ang paliwanag ni Jenny, ay agad na nagsabi, "I'm sorry kung hindi kita naprotektahan ng maayos, pero ipinapangako ko sa iyo, wala nang mangyayaring ganoon." Nagpakita pa rin ng kalmado, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalason o anumang mali sa kanyang espiritu. Lalong naguluhan si Andy, kung bakit siya nag-alinlangan saglit bago niya ibinuka ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses. "Pero paano mo ito masisiguro? Maari mo ba akong protektahan 24 na oras sa isang araw? Maari mo bang protektahan ang aking ina 24 na oras sa isang araw? Paano kung gusto kong lumabas mag-isa? Paano kung gusto kong pumasok sa trabaho? Kapag kasama kita, hinding-hindi ako magkakaroon ng ordinaryong buhay, kailangan ko lang mabuhay sa aking mga araw sa takot, at hindi iyon ang gusto ko," sabi ni Jenny, na ngayon ay medyo naghihysterical. Napilitang tumahimik si Andy dahil sa emosyonal na pagsabog ni Jenny. Alam na niya ngayon kung bakit bigla siyang gustong hiwalayan ni Jenny sa hindi malamang dahilan. Sa madaling salita, natatakot siya. Ayaw niyang gugulin ang kanyang mga araw sa takot, ayaw niyang mawala ang kanyang kalayaan, at gusto lang niyang mamuhay ng normal at ordinaryong buhay. Ito ay medyo makatwiran para kay Jenny na magkaroon ng mga alalahanin na si Andy ay tina-target na ngayon, na ang sitwasyon ay talagang hindi ligtas para sa kanya na manatili sa paligid upang makasama siya, kaya nabigyang katwiran ang kanyang kahilingan para sa diborsyo. Pero may kakaiba dito. Naisip ni Andy na may mali dito dahil hindi niya maintindihan kung bakit sabik na humihingi ng diborsyo si Jenny, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi na siya kailangang magmadali dahil ngayon lang niya nabawi ang kanyang kalayaan. At saka, napakarami pa rin pagdududa na yan ditungkol sa lalaking nagngangalang yung Shouzu, na, sa paningin ni Andy, ay tiyak na may kinalaman sa ligtas na pag-uwi ni Jenny. Sa pag-iisip na iyon sa likod ng kanyang isip, si Andy ay naglagay ng mahigpit na ekspresyon ng sabay-sabay, at tinanong si Jenny ng isang seryosong tanong. "Sino ang nagligtas sa inyo ng nanay mo? May ginawa ba sila sayo? Ano naman ang kinalaman nito sayo?" Napabuntong hininga si Jenny. "I just want to know if you have found yourself in some sort of awkward predicament and if so, that's why you are divorcing me." Inayos ni Andy ang kanya malungkot na linya at nagtanong sa malalim na boses, na sinagot ng malamig na tono ni Jenny. "Walang ganoon, at ayoko na lang na makasama ka. Hiwalayan na sana kita kung hindi dahil sa awa ko sa isang kaawa-awang hanggal sa kanyang karamdaman na hindi makakaligtas kahit isang araw na walang tagapag-alaga. Now that you're well enough to stand for yourself, hindi na kailangan na magkasama tayo." Ang mga salita ni Jenny, na parang talim, ay nahulog sa puso ni Andy, nagdurugo. "Kaya kitang protektahan, at kung mayroon kang anumang mga hinaing, maaari kong ayusin ang mga ito.
Nagpumigla si Andy sa sakit, at nagpatuloy sa walang kabuluhan, tumangging mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sumunod na minuto, desididong nagsalita si Jenny sa mas malupit na tono. Andy Wu, hindi mo pa ba napapansin? Ikaw ang aking nemesis, wala akong isang mapayapang araw na hindi nag-aalala mula nang ikaw ay lumitaw sa aking buhay. Pwede bang iwan mo na lang ako, please? Gusto ko lang mamuhay ng normal, at ayokong makasama ka. Ayos lang ba? Sa kanyang mga mata na nakatitig kay Jenny, ang mapait na sakit ng sakit ay nananatili sa puso ni Andy, na pinilit siyang mag-alinlangan ng kalahating sandali bago siya tuluyang nakaipon ng lakas at ibinuka ang kanyang bibig, na nagsasabing, Jenny, I love you. I promise I will always stand by your side and protect you well in the future. Please give me one more chance. Sa buong buhay ni Andy, ito ang unang pagkakataon para sa kanya na magtapat ng kanyang pagmamahal sa isang babae. Ang kanyang orihinal na karakter ay hindi kailanman maaaring magpapahintulot sa kanya na sabihin ang mga ganoong salita. Ngunit ngayon, upang makiusap sa babae na manatili sa kanya, sa wakas ay isiniwalat niya ang paibig na nakabaon sa kanyang puso. Sa pag-amin na iyon, may bahagyang nagbago sa mga mata ni Jenny, ngunit sa isang iglap, nabawi niya ang kanyang kawalang interes, at determinadong nagpatuloy. Pero hindi kita mahal, tapos na tayo. My husband a legendary man. Kabanata 110, naghiwalay sila. Pagkatapos sabihin niyon, iniabot niya kay Andy ang kasunduan sa diborsyo at panulat, at muling sinabing, pirmahan mo. Dahan-dahang inabot ni Andy ang kanyang kamay at kinuha ang panulat at pag-aayos ng diborsyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na papel at panyalet. Nasaktan din ang puso niya sa sinabi ni Jenny, I don't love you. Kailangan mo ba ng anumang kabayaran mula sa akin? Mapait na tanong ni Andy. Sabi ni Jenny, bagaman dahil sa iyo, muntik na kaming mamatay ng nanay ko, pero pinaghiganti mo ako sa Jiangzhou province at iniligtas mo rin ang nanay ko. We're even, at hindi na tayo magkakautang. Malamig at nanlamig ang boses ni Jenny sa puso ni Andy. Nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Naalala niya noon, kahit anong katangahan ang gawin niya, pinagalitan siya ni Jenny, at hindi niya kayang iwan talaga siya. Gayunpaman, ngayong naging normal na si Andy, hindi na nabahala si Jenny. Wala siyang pagmamahal sa kanya. Ang diborsyo ay isang pakiusap lamang para sa kanya. Nagawa niyang mabuhay ng malayang buhay na gusto niya. Ngunit para kay Andy, ang hiwalayan ay upang putulin ang isang piraso ng kanyang puso. Bagamat ayaw niyang hiwalayan si Jenny, ayaw na niyang makasama si Jenny, at ayaw niyang pilitin itong manatili sa piling nito. Dahil walang pagmamahal sa kanya si Zia, kaya lang niya itong bitawan, bagamat ayaw niyang makipaghiwalay dito. Kinuha ni Andy ang kanyang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kasunduan sa diborsyo. Nag-sign off ako dito. Isang paos na boses ang pinakawalan ni Andy. Pagkasabi noon ay ibinalik niya kay Jenny ang panulat at ang pagkakaayos. Ang tunog ng kanilang usapan ang gumising kay Guilan Huang na natutulog sa silid. Si Guilan ay nagduse ng husto sa mga araw na ito, at siya ay naging haggard at sensitibo. Matapos niyang makarinag ng paggalaw sa labas ng kwarto, agad siyang nagising sa kanyang pagkakatulog. Bumangon siya sa kama at tahimik na binuksan ang pinto, maingat na naglakad palabas ng kwarto. Nang makita niya si Andy sa bahay, biglang nagbago ang mukha niya. Tumingin siya kay Andy na may takot na mga mata at nagtanong, bakit hindi ka papatay? Hindi alam ni Jenny na isang beses na sinaksak ng kanyang ina si Andy. Nang marinig niya iyon, inisip na lang niya na ang kanyang ina ang napupuot kay Andy at sinasadya niyang sabihin ang mga ganoong bagay, kaya't binalik niya iyon, ma, hiwalay na kami. Laking gulat ni Guilan nang makita niyang buhay na buhay si Andy sa harapan niya. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang hiwalay na ang dalawa, agad na itinapon ni Guilan ang masamang damdaming iyon, at tuwang-tuwang sinabi niya, talaga. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang tumakbo at kinuha ang divorce settlement sa kamay ni Jenny at tinignan ito. Matapos niyang masigurado na totoo, pinagalitan ni Guilan si Andy, "Nakaulo ko ordinaryong tanga ka, hindi ko inaasahan na marami kang kaaway, muntik mo na kaming mapatay. Ngayong hiwalay na kayo ni Jenny, umalis ka na sa bahay namin." Nainas si Guilan sa isang sulyap pa kay Andy, at gusto na lang niyang mawala siya at hindi na siya muling makikita. Hindi pinansin ni Andy si Guilan at nanatili ang tingin sa mukha ni Jenny. Nang makitang malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Jenny, desperado si Andy. Sa wakas ay tiningnan niya ng malalim si Jenny, pagkatapos ay ibinaba ang susi ng silid at dahan-dahang lumabas ng bahay. Pinagmasdan ni Guilan si Andy sa kanyang mga mata. Paglabas niya ng patio ay agad na tumakbo si Guilan at nilock ang gate ng courtyard, at saka siya naglakad pabalik ng bahay at masayang sinabi kay Jenny, "Great, you finally divorced him. Basta layuan natin si Andy, tiyak na magiging mas maganda ang ating mga araw sa hinaharap." Ang pinakamalaking hiling ni Guilan sa mga nakaraang taon ay hiwalayan ni Jenny si Andy. Sa wakas ay natupad ang kanyang hiling.
Gayunpaman, walang ekspresyon ng pananabik sa mukha ni Jenny, she just said, "Medyo pagod ako, gusto ko ng matulog." Pagkasabi noon ay sinara na ni Jenny ang pinto ng kwarto niya. Kinabukasan, maagang nagising si Jenny. Pagkatapos maghilamos ay nag-makeup din siya at nagbihis ng formal. Alas 8 ng umaga, lumabas si Jenny sa kanyang silid. "Jenny, bumili ako ng almusal." Si Gwaylan ay ngayon ay pisikal at mental na nakaka-relax, malakas niyang sabi. "Hindi ako gutom." Bumalik si Jenny na walang ekspresyon. Pagkasabi noon ay naglakad na si Jenny papunta sa pinto. "Saan ka pupunta?" Curious na tanong ni Gwaylan. Bumalik si Jenny habang naglalakad, "May gagawin ako." Sa labas ng bahay at sa kahabaan ng eskinita ng Woozy, dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Hanggang sa lumabas siya sa Woozy ay tumigil si Jenny. Nakatayo siya sa bakana ng eskinita, ang kanyang tingin ay nakatingin sa pangunahing daan sa unahan, ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado, na parang may hinihintay. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang isang itim na sedan sa tabi niya. Isang lalaki ang lumabas sa sasakyan.